See it with the core values, which is magalang. So the use of po. So yung mga Pilipino, karamihan sa kanila gumagamit ng po at saka opo. At pagmamano, kissing of the hand are distinct Filipino ways to respect. Pero sa ating mga Maranao, if possible, pwede nating halikan sa noo o kaya sa pisngi yung ating mga magulang o yung ating mga relatives. We say these words and use this gesture to show our respect and love for the elderly. So, in-extend natin itong pagiging magalang dun sa mga tao na matatanda kaysa sa atin. The Filipinos are polite people. The Filipinos' respect is not just limited to the elderly but also to other people's properties. So, magiging magalang tayo halimbawa sa mga bagay na hindi natin pagmamayari o kaya sa mga ari-arian ng ibang tao na hindi natin nakawin, hindi natin hawakan, emotions and ideas. Kasi merong mga pag-ugali yung ibang tao sa emotion nila na madaling umiyak halimbawa, tapos makikita mo, tatawanan mo, so you should extend pagiging magalang. So dapat alamin mo ano yung ideas niya, intindihin mo, respect mo, dahil hindi naman kayo magkatulad ng stand philosophy sa buhay. We are polite people. So tayo is mga polite na people. Yung we tend to be good. Wala tayong inaapakan na tao. So pati yung ating lingwahe, pagiging Filipino is gumagamit ng mga lingwahe na sinasaklaw lahat ng tao. Katulad halimbawa ng kapatid. So when we say kapatid, so nire-refer natin yan sa kapatid na babae or kapatid na lalaki. Asawa, it's either babae or lalaki. Yung asawa na lalaki o babae. BNN, it could be yung BNN na lalaki or babae or anak. So ganyan tayo kagalang. So these words are uniquely Filipino, definitely respectful of the sexes. Our respect for other individuals is embedded in our culture and in our language. So nandyan na yan, given na yan sa ating kultura at sa ating lingway. This is based on our aspiration for lakas ng loob or kagandahang loob. So kabutihang loob o lakas ng loob. So yan yung sinasabi natin na magalang. So kita natin kung ano yung core value, Filipino core values: mapagpasalamat, matatag, magsigasig, mapagmalasakit, at saka magalang sa kapwa. So kapag meron tayong ganyang pag-ugali, so all in all, mabuti yung ating appearance sa community, mabuti yung ating pagkipag-ugnayan sa kapwa. So what do Filipinos values to? So ano-ano yung ugali natin? So ano yun? So the term kapwa or a shared inner self lies at the core of Filipino values and psychology. So kasi tayo, pati ngayong jokes na sabi doon na gusto na lang niya maging kapwa dahil yung kapwa binibigyan ng tulong, binibigyan ng pagkain, kung ano pa man dyan. So yun. A person who treats another as a kapwa has a shared a sense of identity and consciousness with that other person. So, from the time na tinutulungan mo ang tao, so ina-identify mo na siya ay ka-level mo, katulad mo, at saka naiintindihan mo. And both in the individual and community level, strong emphasis is placed on social acceptance and maintenance social harmony. So, sa pamamagitan ng pagkakaroon ng magandang ugali, so, we tend to accept everyone, kahit sino pa man yan. So, walang mahirap, mayaman. Tapos, friendly tayo kung kanino man. So, dapat i-maintain natin yun para maging maganda yung peace and order na meron tayo sa ating community. So, katulad sa police. So, we, as a police officer, law enforcer, we must maintain peace and order. So, kinakailangan natin magkaroon ng magandang asal para tayo ay respeto ng ating mga kliyente o ng ating komunidad. As such, social approval and caring about what others will think, say, or do strongly influence social behavior. So, minsan ang isang tao nagbabase yung kanyang pa-kanyang pag-ugali kung ano yung nakikita, naiisip, at saka sinasabi ng tao sa kanya. So, kung halimbawa,
magandang ugali mo. So, maganda rin yung pakikitungo sa'yo ng ibang tao. Pero kung ikaw naman ay salot sa lipunan, so ang mangyayari niyan, magiging hindi ka katanggap-tanggap sa lipunan na yung kinabibilangan. Here are some of the values that Filipinos have historically held important. So, meron tayong mga values, mga pag-ugali ng mga Pilipino na from time immemorial is nandiyan na yan. So, the family is at the center of the Filipino community. So, as we all know that family is the unit of the community kung saan dyan namumbold, dyan nagiging tao ang isang bata. Dyan yung mga ugali na pinagmumulan. Halimbawa, ang isang bata, kung ano ang makita niya sa kanyang pamilya, sa kanyang mga magulang, kung ano ang ma-adapt niya, matutunan niya sa kanila, is yun yung kanyang ipapakita sa labas ng bahay. Children are not expected to leave their parents' house until they themselves get married. So, sa ating mga Pilipino, hanggat hindi pa kasal ang bata, so still, nasa loob, poder ng kanyang mga magulang. And even after then, many couples opt to stay with or close to their... Okay, so minsan may mag-asawa rin na still nakatira sa kanilang mga magulang. Also, they are expected to care for the aging parent instead of sending them to a retirement home. Unlike halimbawa sa mga ibang nation, halimbawa na yung mga matanda na sa kanila is nilalagay sa home of the aged, for example, nilalagay sa bahay pang matanda, for example. Pero tayong mga Pilipino is inaalagaan natin yung ating mga magulang na nasa katandaan na. This is why it's common to see different generations or multiple families living in a single residence. So, as you notice, if you notice na siguro sa bahay niyo marami kayo masyado dahil pati yung apo ng anak ng lola, great-grandfather niyo halimbawa is nakatira pa sa bahay niyo. This is why it's common to see different generations or multiple, okay? The value that Filipinos put into caring for one's family. So, dyan natin makikita yung pagiging mapag-alaga natin mga Filipino kapag yung mga caregiver natin, mga nurses natin na nangingibang bayan, tapos may mga patient sila o kaya may mga client na inaalagaan. So, to the full extent na 100% yung kanilang alaga.